Yan. Thanks for clicking this video. Ito yung second video na pag-review sa tools ko. At pag-usapan niya natin ay ito. Flyman siya. Oy, nagamit yun na to. Mukha lang siyang hindi ganun gasgas. Pero iningatan ko. Pero nagamit yun na to. At kita niyo naman may mga oils. At pinto ko sa inyo bakit sa pag-short review natin. Ano? Thanks for clicking this video. Sana ay napanood niyo yung previous content. Yung about sa open wrench, sa combination wrench pala na SKS. Sana may natutunan kayo doon. Sana natuwa kayo. Thanks kung kayo ay bumalik sa para sa content na to, no? Mag-proceed na tayo sa short review natin. Yan. Ang pag-usapan natin sa video ito ay si Flyman, ano? Na Allen tsaka Torx Beats. Torx Beats. At kung interesado ko sa tools, pwede mo panoodin yung previous video ko na tungkol din sa tools. At yun niya ay ang SKS na combination wrench. Ito nga pala ay 3 weeks na magkakasunod na video na tungkol sa tools. Ang first week ay tungkol sa combination wrench. Second week ay tungkol nga dito sa Flyman. And sa third week, tungkol nga naman dito sa impact drive na hands. Pero for this video, pag-uusapan natin ay ang Flyman na Allen and Torx Beats. I-review ko siya sa price. Yes, mura siya. Sa quality, hindi ganun kaano kasi ito nyo naman, NI oils, WD-40s. Kasi napakabilis niyang kalawangin. Pero sa price naman, okay na rin. Meron na din ditong nasirang isa. Ito ba siya? Meron na din ditong nasirang isa. At ito siya. Ito naman iniligyan ng power handle nung ipagluag. Nakalagay siya dito. Kasi nalagay siya ng power handle para maluagan yung tornilyo. Pero talagang hindi magpalis yung tornilyo hanggang sa sinira na talaga. Yun, yun yung pinakamaliit naman siya. Pero ito malalaking to. Ito. This one. Nagamit nyo naman siyang pagtatanggal ng mga brake calipers. At okay naman siya. Siya naman yung naka-job well done. Overall at saka short review, goods ba siya? Re-recommend ako ba siya? For me, it's a 50-50. Hindi ko siya masasabing siya ay high-end or low-end. Nasa sa inyo na rin, mag-check na lang din muna kayo ng mga reviews do sa seller. Pero for me, hindi ko siya sasabihin, sige, bilhin mo. Baka may iba pang brand or may iba pang ano na pwedeng pagpilian. Ba't ko siya binili? Kasi ito ay worth 1,000 pesos, 1,000 plus kasama shipping. Kasi nanggamit ko siya before. At natuwa naman ako. Pero nung siya'y gamitin ko na talaga sa kanyang paces, kumbaga doon sa aking magustong paggamitan, hindi niya nakuha yung gusto ko na performance. Kaya hindi ko siya re-recommenda na sige, bilhin nyo. Hindi siya kagaya nito na re-recommenda kong bilhin nyo. Yan. Yun yung short video. Sana ay may nakuha kayong aral kung plano nyo bumili ng tool set na ito. Thanks for watching. At kung nakaabot ka pa sa part na to ng content, maraming salamat. Thank you. Sana eh, may natutunan ka doon sa content. At lagi pa rin magsuot tayo ng face mask. Ingat-ingat lagi. Please like, share, and subscribe sa channel. And share nyo to sa mga tropa nyo, sa mga kaibigan nyo kung kayo ay natuwa sa content na to, no? Thanks for watching. Bye-bye!